live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mag-ingat po kayo dahil magiging mainit pa rin sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend batay sa heat map ng Metro Weather. Patay sa datos sa PAGASA, bukas, 6 na lugar ang nasa danger level ang heat index o damang init at 10 naman sa Linggo. Bukas, pinakamainit sa Katarman sa Northern Samar na posibleng nasa 43 degrees Celsius at 44 degrees Celsius sa Linggo. Nasa 43 degrees Celsius naman sa Aborlan sa Palawan buong weekend. Ang iba pang detalye sa magiging panahon sa weekend, abangan mamaya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inuulan ng pambabatikos ang isang tricycle driver sa Manila o sa Maynila na naniningil umano na 1,000 piso pamasahe sa pasahero nitong dayuhan. Ang viral na ngayong video, pinalaga ng driver ang nais sa kanyang dayuhan umano ang nag-alok ng mataas na pamasahe. Apektado na raw ang kabuhayan ng driver ng insidenteng akala umano niya ay biroang pang video content lang. Nakatutok si Maki Pulido. You change 50, turn around. No, I wanted to market. Mahigit 4 million views na ang TikTok video na ito ng paniningil ng isang tricycle driver sa pamasahe ng sakay niyang turista. How much? 5,000. No, it's too much, bro. 1,000 is too how much. How much? I give you 200. They buy 500. No, I can't give you 500. 200. You say 250, turn around. I wanted to marketplace. You don't understand me. You don't understand me, right? Nagtuloy ang tawaran pagbaba ng turista mula sa tricycle at nang abutan ng pambayad ang driver, wala siyang sapat na panukli. 200, okay. 250. 200. 250. No, I say 250. You have change? Yeah. Oh, you give. Oh, what is this, bro? 150. I got. What? Give. No, 150, my tip. You have paper money. My tip. Paper money. Wait. I go change the money. Sa mga komento ng netizen, binatikos ang tricycle driver para sa insidenteng nangyari. May 3 linggo na ang nakalipas. Nakausap namin ang tricycle driver sa viral video. Depensa niya. Edit po niyo talaga. Parang may katpuro sa video na yun. Ang nakat ayon sa kanya yung usapan nila bago sumakay ang turista sa Soler Street, Binondo, Manila. Yung turista raw ang nag-alok ng 1,000 pesos na pamasahe pero dahil alam daw ng tricycle driver na sobra ito, siningil niya ng 500. Nagkasundo raw sila sa 250 bago sumakay ang turista. Nag-ikot daw sila sa ilang lugar sa Binondo dahil naghahanap ito ng makakainan bago bumaba sa Plaza Ruiz. Sino yung nag-alok ng 1,000? Yung Amerikano po nag-alok ng 1,000 noon hanggang nagbababa po ng 500. Tapos yung pagbaba niya po, 250 na lang po yung usapan namin talaga noon. Talagang 250 lang po. Bago po sumakay yung Amerikano na yan, may usapan na po kaming 250 pesos niyan. Hindi ko po isasakay nang wala po kaming usapan niyan. How much? Alam daw niya na kumukuha ng video ang foreigner. Kaya bago raw ito bumaba, akala niya biruan lang ang tawaran at hindi content tungkol sa mga scam. Pamamasadang ipinambubuhay niya sa kanyang pamilya pero dahil sa viral video, hindi niya ito ngayon magawa. Nasasaktan na ako dahil nasasaktan yung mga pamilya ko eh. At di na ako makalabas ng bahay. Bakit? Nahiya na po ako. Dalawang barangay chairman sa Binondo na aming nakausap, nagulat dahil binabantayan daw nilang hindi ito mangyari sa kanilang lugar. May police detachment na pwedeng lapitan ng mga turista ilang hakbang lang mula sa binabaan ng dayuhan. Pero hindi raw ito dumaan para i-report ang nangyari. Pinopromote namin Binondo para bumalik yung sigla ng Binondo. Safe talaga dito. Talagang isolated lang talaga yan. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayagang uploader ng TikTok video na may account name na Saigin Lost. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Sinalakay ng mga otoridad ang dalawang bahay ni dating Bucor Chief Gerald Bantag na itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Walang inabutan sa bahay pero may natagpo ang bagong resibo, pati bala ng baril. Nakatutok si John Consulta. Sabay na sinalakay ng mga ahente ng NBI ang isang bahay sa Santa Rosa, Laguna at isang bahay sa Caloocan City para isilbi ang warrant of arrest kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag.
sa bahay sa Laguna. Kinailangan pa ng NBI na gumamit ng maso para mabuksan ang front door para maingat na mapasok ang bahay. NBI! 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 Pagkalipas ng ilang minutong paghahanap, idiniklarang walang tao sa loob ng bahay. Pero may nakitang mga gamit, kabilang ang 7 bala ng 9mm sa isa sa mga kwarto. Sarado kandado itong bahay na to na pinasok ng NBI, NCR at Laguna District Office dito nga sa isang subdivision sa Laguna. Wala silang inabot ang tao dito, pero ang isa sa mga kapansin-pansin nakita nila ay itong resibong ito kung saan ay makikita natin na ang petsa ay April 2. Ang ibig sabihin ay kamakila lamang ay may taong pumasok sa bahay na ito. Nitong mga huling araw ay nakatanggap ang aming opisina ng information na may nagpupuntang grupo dito sa 2 addresses ni former Bucor Director General Bantag. Kaya minabuti nating isagawa ang pag-implement ng warrant of arrest. Sa Caloocan, wala rin inabutan ang sumalakay na team ng NBI, pero doon nakita ang ilan sa mga gamit ni Bantag tulad ng wooden frame ng rifle pati bill ng kuryente na sa kanya nakapangalan. Kinukumpirma din ng mga kapitbahay ng nasabing former official ng Bucor na may mga nagpupuntangang tao doon sa mga lugar na ito at hindi nagtatagal. Paminsan-minsan, may mga 15 to 20 minutes lang and then aalis ka agad. Sa huli ay nilagyan ng selyo ang pintuan ng mga bahay sa Santa Rosa at Caloocan at dinikitan ng poster ni Bantag kung saan nakasaad ang 2,000,000 pisong reward sa sino man makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Kapalit ng nasabing reward ay umaasa tayo na makakatulong ang publiko sa agarang pagkakadakip ng nasabing former official ng Bureau of Corrections. Wanted si Bantag kaugnay na magpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, bagay na dati na niyang itinanggi. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inaasahang tatalakayin ang mga pinakahuling hakbang ng China sa West Philippine Sea sa makasaysayang pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pangulo ng Amerika at Prime Minister ng Japan sa Abril. Pero, gitang Foreign Affairs Department, hindi nakadirekta ang pulong sa anumang bansa. Nakatutok si Marie Zumali. Matapos lang ang halos isang taon, muling makikipagkita si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Joe Biden sa Washington, D.C. sa Amerika. Pero makakasama na nila sa makasaysayang Trilateral Leaders Summit sa April 11 si Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ang pulong ng 3 leader makabubuti raw sa Southeast Asia ayon sa Pangulo nang makipagkita sa kanya ang bagong Japanese Ambassador to the Philippines kahapon. Hindi lang pagsusulong sa trilateral partnership at muling pagpapatibay sa matatag ng alyansa ng 3 bansa ang layo ng summit, kundi inaasahan ding matatalakay dito ang kanilang common vision para sa mapayapang Indo-Pacific region. Ang tanong, matatalakay rin ba rito ang mga pinakasariwang pangaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea? Yes, I think we can expect a discussion on the recent incidents. We can expect an alignment of views among the 3 countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Our 3 leaders are expected to include this in their discussions and in the vision statement. Our main focus is on working together to ensure that the Indo-Pacific region remains free, it remains open, and that there's security and stability throughout the region. Bagamat inaasahan umano ang mas matapang na joint vision statement ng 3 leader, may agad na iginiit ang DFA. This trilateral cooperation is not directed at any country. Of course, we will continue to call on peace and stability and that the
the recent incidents be solved in a peaceful and diplomatic manner. May hiwalay pang bilateral meeting sa pagitan lang ng ating Pangulo at ni Biden para pag-usapan ng kooperasyon sa seguridad, clean energy at iba pa. Makakapulong din ng Pangulo ang U.S. Defense Secretary at mga negosyante ng Amerika. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. May nakaamba na namang oil price hike sa susunod na linggo. Hanggang piso at 40 sentimo ang inaasahang dagdag presyo kada litro ng diesel. Hanggang piso at 20 sentimo naman sa gasolina. At hanggang piso at 30 sentimo sa kerosene. Batay yan sa 4 na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau. Kabilang sa mga nakaapekto sa presyo ng ang gulo sa Middle East, ang pagtaas ng demand ng petrolyo sa Amerika at India at ang production cut ng OPEC countries sa ikalawang bahagi ng taon. Posibleng madagdagan pa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Nagbabalak na rin kasing magdeklara niyan ang 4 bayan sa Iloilo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 2.63 billion pesos. Ganyan na kalaki ang pinsala ng El Nino sa agrikultura ng bansa base sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture. Halos 20 lugar na rin sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa tagapagsalita ng Task Force El Nino, nakakalat sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa El Nino. Pinakamarami ay nasa Luzon, kung saan naobserbahang maraming lugar ang tinaguriang under drought conditions. May criteria naman daw para makapagdeklara ang ilang LGU ng state of calamity. Dapat 15% ng population ay apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado at may structures or vital installations na dapat din apektado. Sa ngayon may 4 bayan sa Iloilo na nagbabalak magdeklara ng state of calamity. Gayun din ang Surala, South Cotabato dahil aabot na raw sa mahigit 71 million pesos ang pinsala sa kanilang mga pananim na palay, mais, kakao at kape. Ang pinsala naman sa palay dahil sa El Nino umabot na sa mahigit 1.7 billion pesos ayon sa Department of Agriculture. Ang Philippine Rice Research Institute of PhilRice naman patuloy ang pag-aaral at eksperimento para makalikha ng mga variety ng palay na aangkop sa iba't ibang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa. May mga variety na nabubuhay sa mga lugar na walang gaanong tubig, habang meron ding angkop sa mga bahaing lugar. Meron po tayong magandang patubig. And then yung mga lupa natin ay highly fertile. So doon po natin ipinofocus yung ating mga hybrid rice technology. Samantala, doon naman po sa mga less favorable environment na tinatawag natin yung mga naapektuhan ng yung mga rain-fed area na tinatawag na. Doon naman natin tinitignan yung estratehiya natin sa ating inbred seeds o yung certified seeds na tinatawag. Para rin mapabilis ang pagsasaka at pag-aani at para rin makatipid ang mga magsasaka, pwede silang gumamit ng mga makinarya at equipment. Isa ito sa mga makabagong paraan ng pagsasaka ngayon, ang paggamit ng drone. Ayon sa mga taga rito sa PhilRice, ito ay ginagamit sa pagsasabog ng seeds at sa pagsasaboy din ng fertilizer sa mga sakahan. Umaasa ang PhilRice na makakamit ng bansa ang target na rice efficiency matapos makaani sa kauna-unahang pagkakataon ng mahigit 20 million metric tons ng palay nitong 2023. Katumbas ito ng mahigit 13 milyong tonelada ng bigas. Sa kada tonelada, may 1,000 kilo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bumilis ang pagbahal ng mga produkto at serbisyo nitong Marso kumpara noong Pebrero ayon po sa mismong datos ng gobyerno. At kabilang sa mabilis ang iminahal, ang bigas. Kaya mas dama ng mga mahihirap ang inflation. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bumilis ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo nitong Marso ng 3.7%, mas mabilis kaysa noong Pebrero. Pero mas ramdam yan ang pinakamahirap sa bansa o bottom 30%.
Mas tinamaan kasi ng pagmahal ng bilihin ng mga produktong mas ginugugulan ng budget ng mahihirap tulad ng bigas. Kung sa mga rehiyon naman, pinakamabilis ang 5% na pagmahal ng bilihin sa BARMM. Pinakamabagal ang inflation sa Ilocos Region. Kabilang sa nag-ambag sa inflation sa buong bansa, ang pagmahal ng pork, sibuyas at lalo ng bigas. Nagmahal ang bigas ng 24.4% nitong Marso at halos abutan ng all-time high na pagmahal ng bigas noong February 2009. Paliwanag ng DA, mukhang mabilis ang minahal dahil kinukumpara sa panahong hindi pa sumisipa ang presyo ng bigas. Expectation it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect unless there is really some intervention no, na mangyayari sa market. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, umaabot sa mahigit 51 pesos kada kilo ang average price ng regular milled rice noong Marso. Nasa mahigit 56 pesos kada kilo naman ang well-milled rice. Pero kung pagbabasihan ng pinakahuling tala ng Department of Agriculture ngayong Abril, may mabibili ng 48 pesos kada kilo na regular at well-milled rice. Pero tila hindi makakaagapay ang supply ng murang bigas sa demand tulad sa Commonwealth market. Sold out na po kasi mas mabili po yun kaysa para po sa mga ibang bigas po. Mas mababa po siguro. Hindi pa siya kayang ibaba ng todo-todo kasi maliit lang naman yung binaba eh. Gumanda lang yung quality niya. Ipinagmalaki rin ng Agriculture Department ang stable daw na presyo ng bigas na naglalaro sa halos 50 pesos kada kilo. Simula pa noong Enero ay unti-unti na siyang bumababa. Meron na tayong nakikita 47, 48, 49 pesos pero yung prevailing natin nasa 49.50. Pero sabi ng ilang suki, hindi kasama dyan ang mas masarap na bigas. Yung tag 62, masarap talaga yun. Pero kulang sa amin yung isa't kalahati. Kaya ang binibili namin yung tag 55. Nagambag rin ang pagtaas ng gasolina at mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga restaurant at accommodation. Habang nagmamahal, nagtatraffic, lumilit ang kita ng driver. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Tomorrow is a big day in Philippine entertainment history dahil mapapanood na sa GMA ang kapamilya noontime show na It's Showtime! Ang mga pasabog na dapat abangan ng ating mga madlang kapuso, ichichika ni Nelson Canlas. Hindi pa tapos, maglalaro pa siya sa atin. It's Showtime na sa GMA! Ready na ang kapamilya noontime show na mapanood bukas sa GMA 7 with simulcast pa rin sa GTV plus GMA Pinoy TV. Ang hosts, hindi pa rin daw makapaniwala na mangyayari na ang historical shift na ito on Philippine TV. Ano siya, yung parehong determinasyon at magandang intensyon ng kapuso at kapamilya nagsama, kaya nakabuo sila ng magandang desisyon na gawin ito for the audience. Never in our wildest dreams or hindi namin inisip talaga na one day mangyayari ito. So parang, talaga ba? Garantisado raw ang mga pasabog na production numbers, pati na ang mga pasabog na kapuso guests sa It's Showtime bukas. Kabilang na sina Jillian Ward, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Mikey Quintos, Glyza De Castro, Chanti ng Lapilus, Mark Bautista, Christian Bautista at marami pang iba. Yung stage namin kung mapapanood nyo parang wala talaga sa Showtime Studio. Riot naman ang unang pagsabak ng It's Showtime host bilang celebrity guest sa paboritong game show ng bayan na Family Feud. Maglalaban ang Team Vice at Team Ann na magpapagalingan sa pagsagot ng survey questions. Kamusta naman kaya ang kanilang Family Feud experience? Masaya kasi especially kami magkakalaban, talagang iba yung kulitan and of course thankful dahil nakapaglaro kami dito ng mundo. Na-experience namin ito. Ang hirap pala. Pag nanonood ka ng TV, parang andali-dali. Ang hirap pala. It was a lot of fun. Sobra kami nag-enjoy. Sobra. Puro kakulitan, kaya dapat panoorin niyo. Hindi raw dapat palampasin ang espesyal na episode na ito ayon kay Family Feud host Dingdong Dantes. At dapat din daw abangan kung sino nga ba ang magwawagi sa dalawang teams. Una, may nahimatay, may nagalit, tapos may nagwala, tapos may sumaya. Ang daming mangyari. Roller coaster na mga emotion. So sobrang kaabang-abang talaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings!
At mga kapuso, makakasama natin live sa Chika Minute for the first time ang Diyosa at its Showtime host, Miss Ann Curtis. Hello. Welcome sa 24 Hours! Hello! Hello! Hello, Lovie! At hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Madlang kapuso! Amazing! Amazing that you're here! I know! Oh my God! I'm so Nakita happy! Nakita na tayo ulit! Nagkasama tayo muli. Actually, syempre, gusto malaman ng ating mga madlang kapuso. Syempre, the Diyosa, the one and only Ann Curtis. What is the secret? Anong meron sa pagiging blooming at fresh mo parate? Sa tingin ko, yung pagiging masayahin. I try to stay positive. I think motherhood din siguro. Really? You think that? How has it changed you? Aside from it adding to your beauty and your bloom. Sobrang nag-iba na rin yung priorities ko in life as a mother. Sobra-sobra yung pagbabago ko, pero in a very good way. Ang gusto ko malaman, this is a personal question, anong ginagawa mo kapag nasa-stress ka sa pagiging nanay? Kumakanta. Dinadaan sa kanta. Dinadaan ko sa kanta. Oh my God. And it helps. Totoo? Try mo. Oh my goodness. Sige, susubukan yan minsan ha. Okay, how was your Holy Week break? Pumunta kayo sa Taipei? Yes, we were there as a family, basically to spend time together, yeah. para mag-food trip din. It was just a time to reflect and bond. Yes. You know, I'm so glad though na hindi kayo naabutan ng ano ng earthquake doon. Yes. Yeah, so that was really unfortunate. Yeah. So do you have any message there for our madlang kapuso there? Sa ating mga madlang kapuso diyan sa Taiwan, you are in our thoughts and our prayers at sa lahat ng nandoon, we continue to pray for their safety and of course makinig tayo sa mga local authorities for updates about yung kalagayan nila doon. Absolutely. Oh, thank you for that. You're in our thoughts and prayers. Okay, and speaking of our madlang kapuso, mm-hmm. you have something very special for them dahil bukas na nga my goodness, mapapanood na ang It's Showtime sa GMA! When did we ever think that would happen? Never in my wildest dreams. Inakala ko na mangyayari ang pagkakataon na ito. At ito na nga, bukas na po, mangyayari na ang imposible, naging posible na po sa GMA 7. 11:30 a.m. bukas po. Isang malaking pasabog at ingranding pag-welcome sa amin dito sa GMA starting tomorrow. So sana po, panoorin niyo po ang aming first episode ng It's Showtime sa GMA. Ano ba ang dapat naming abangan? I'm sure there's gonna be something bongga, bonggang-bongga tomorrow. Maraming dapat abangan. Konting spoiler. May kantahan, may kakulitan, okay. May games. Makikita mo ang mga kapuso stars at kapamilya stars na magsasama-sama. Ooh, wow! Speaking of kapuso stars, yes. Is there anyone here that you wish to work with in a show, in a movie? You! Whatever, come on. Mamaya na kita babayaran ha. Iya, of course, ang aking kapuso na kapatid, si Jasmine Curtis. Sana magkatrabaho kami. That's right! Mm-hmm. Anyone else? How about Madami! Of course, you the have leading men. Alden, Ding Dong, uh-huh. Sana magkasama ulit kami. Dennis, yes. Sana magsama ulit kami. Kuya Kim. Ninong Kim. Sinama, sige na, sama na natin si Kuya. Alright, how about any show that you're interested in guesting in here? Sobrang saya ko nakapag 24 oras na ako. Nga, sa Family Feud naman kami sa April 8. At siguro, baka Running Man? Oh, ayan parang na, masayang alam na, running for man. Season 3. Alam na this. Gusto ko yung kakulitan eh. Yeah, you really mm-hmm. like the happy good vibes, fun. Mm-hmm. And you are keeping up with the energy, girl. Yes, kailangan. Hindi nawawalang energy ni Katulad Ann Curtis. Mo. Kailangan mo. Parate nandito sa taas. Okay, so ano pa bang pwedeng i-expect ng ating madlang kapuso sa It's Showtime?
Madlang Kapuso, please join us tomorrow as we bring you laughter, we bring you fun. Magtatawanan lang po tayo bukas. Magsasayawan, kantahan, tawanan. Lahat ibibigay po namin sa inyo, mga Madlang Kapuso. Bukas na po yan sa It's Showtime, 11:30 a.m. at birthday din ni Vice bukas. Yo, that's kaya something to celebrate. Abangan nyo po ang birthday celebration ng Meme ng Bayan, Vice Ganda. Bukas po yan. Naku, sobrang kami excited. And knowing you, there's no holding back. Yes! Abangan natin yan bukas. Excited! Abangan nyo po ang aking golden voice tomorrow. That's right. Exciting times ahead, mga kapuso. Sabay-sabay natin abangan ang It's Showtime sa GMA. And Curtis, thank you so much for your time and for maraming, your presence. Maraming salamat po sa pag-welcome sa akin dito sa 24 Oras. Bukod sa pertussis, inaagapan na rin ng World Health Organization ang pagkalat ng tigdas sa ilang bahagi ng bansa. Bahay-bahay na ang pagbabakuna para dyan at iba pang sakit. Nakatutok si Ian Cruz. Puspusan kamakailan ng pagbabakuna kontra pertussis kasabay ng pagdami ng mga kaso nito sa bansa. Pero may isa pang sakit na binabantayan ng World Health Organization, ang tigdas. Nakakahinayang ang tinatayang pagkalat nito sa Western Pacific, lalo 2 doses lang naman ng bakuna, protektado na ang isang bata. We do expect the measles outbreaks to spread to our member state in the region. And I think this is very important. We've seen cases now in Vietnam, in Malaysia, Lao PDR. Nakikipagtulungan na ang WHO sa Department of Health pati sa mga regional at local government tulad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Doon, may git 4,000 na raw ang vaccinators na target makapagbakuna ng halos 1,500,000 bata. As of yesterday, we are able to vaccinate 232,890, which represent 17% of the target population. House-to-house vaccination na ang ginagawa ng mga otoridad para matiyak na mababakunahan ang mga bata. Nung napansin natin na lumalaki, talagang kinalambag natin, no, yung ating surveillance. Hype natin yung ating mga health facilities. Sa buong bansa naman, nire-require ng Department of Health na makalimang bisita sa health center ang bawat bata bago pa ang kanilang first birthday. Yan ay para makumpleto ang libreng bakuna kontra measles, rubella, polio, pertussis, diphtheria, hepatitis B, tuberculosis at meningitis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga motorista, asahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang daan sa Metro Manila sa mga susunod na linggo. Sisimula na kasi ng DPWH ang pagsasaayos ng ilang kalsada at flyover na matagal nang pinaplano. Alamin kung saan-saan sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi! Vicky, alas 3 ng hapon hanggang bago mag-alas 7 ngayong gabi ay matindi yung daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng northbound ng EDSA malapit sa Pioneer Street. Isa ito sa mga gagawa ng pagsasaayos ng road repair ng DPWH simula ngayong gabi hanggang sa susunod na linggo. Kaya asahan daw ang lalo pang pagsisikip ng daloy ng trapiko dito at sa iba pang bahagi ng EDSA. Payo ng MMDA, iwasan na ang bahaging ito ng EDSA ngayong weekend hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo dahil simula ngayong gabi, babakbakin at aayusin ito ng DPWH. Bukod dito, magkakaroon din ng road repair sa 13 iba pang lugar sa EDSA. San Mateo Road, Luzon Avenue, Mindanao Avenue, Payatas Road at G. Araneta sa Quezon City. Sa mga pribadong kumpanya, hindi po papayagan na gumawa 24 hours kung hindi DPWH projects lamang po na kanila naman pong kinukomit na tatapusin at i-implement ng maayos tulad noong nakaraang Holy Week. Ayon sa DPWH, mahalaga ang mga road repairs na ito para hindi lalong lumala ang sira ng mga kalye na bugbog na raw sa dami ng mga dumadaan. Karamihan dito, mas mabibigat kaysa sa kaya ng mga kalsadang ito.
Visibly, parang wala naman diferensya, pero pag tinignan po natin talaga, ay may diferensya na po yung ating mga daan. Bukod sa mga kalsadang nabanggit, may mga retrofitting at pagsasaayos din gagawin ng DPWH sa ilang flyover sa mga susunod na linggo. Simula sa April 25, isasara ang ilang linya ng EDSA Kamuning Flyover Southbound para sa repair works na matagal na raw inirekomendang gawin sa apat na dekada ng tulay. Yung kalahati po, kasi 3 lanes yan, nahatiin po natin sa dalawa. Bali, yung kalahati lang po ang mapapadaanan natin sa ating mga light vehicles and even siguro yung ating mga buses. At yung iba po, yung mga heavy vehicles, ay sa ilalim or idadirect po natin sila sa mga alternate routes natin. Ito po yung mga mabuhay lane. Bukod sa EDSA Kamuning Flyover, hinahanapan na rin ang schedule ng pagsasaayos sa North at Southbound ng Quezon Avenue Flyover at Magallanes Flyover. Humihingi po kami ng paumanhin sa mga abala na inyong mararanasan. Sa panahon ngayon, ina-avail natin yung good weather condition para po sana bago matapos ang mga tag-ulan, ay natatapos na rin natin yung mga proyekto. Ayon sa DPWH, magkakasabay-sabay yung mga road repair works at pati yung pagsasayo sa mga flyover dahil nagkasabay-sabay din inaprubahan yung mga pondong matagalan nilang hinihiling para rito. Kaya naman sa mga natatraffic ngayon, talaga namang tasin daw yung kalbaryo sa mga susunod na buwan bago nyo matikman ang ginhawa. Kaya ngayon pa lang, maghanap na ng alternatibong daan. Yan pa rin ang latest mula dito sa EDSA. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Literal na nagbabanat ng buto si World Gymnastics Champion Carlos Yulo sa pamamagitan ng mga pagsabak sa ilang pang international tournaments. Paghahanda yan para sa 2024 Paris Olympics. Tunghayan sa pagtutok ni JP Soriano. Mahigit 3 buwan bago ang 2024 Paris Olympics, sasabak muna ang World Gymnastics Champion at Filipino Olympian na si Carlos Yulo sa 2 World Gymnastics Tournament na parehong bahagi ng Artistics Gymnastics World Cup Series sa April 17 sa Qatar at sa Mayo naman sa Uzbekistan. Mahalaga raw para kay Yulo ang 2 torneyong ito bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. Gusto kong itry po ng itry yung nerves ko and yung sarili ko sa competition. And ano po eh, gusto kong magkamali na magkamali sa mga competition na to para alam ko po yung i-adjust ko sa Olympics po. Nitong Marso, sumabak na si Yulo sa FIG Apparatus World Cup Series sa Baku, Azerbaijan, kung saan nakakuha siya ng bronze medal sa men's floor exercise. Matapos ang kompetisyon, inaral daw nila ng kanyang coach ang kanyang performance at nakitang may mga bagay na kailangan siyang ayusin at palakasin pa. Ang dami ko pong mga realization, pagkukulang na nasilip or nakita po talaga. So, winner ko po yan. Sa darating na Olympics, ang target daw ni Yulo, makauwi ng medalya sa iba pang event. Ang goal ko din po kasi sa Olympics, maka-individual all around po. Which is yung 6 na aparatos. So, hindi lang floor, hindi lang vault, hindi lang P-bar. Sa Japan, nag-training si Carlos sa loob ng maraming taon sa ilalim ng coaching ni Munehiro Kugimiya. Bagamat hindi na coach ni Carlos si Kugimiya ngayon, malaki at taus-puso ang pasasalamat niya rito. Siya po talaga yung nakakita ng potential ko. Sobrang thankful po ako sa taong yan, sa coach ko na yan. Sobrang talino sa pagdating sa gymnastics, sa sports. And na-provide niya po lahat ng mga needs nung nandun po ako sa Japan. Sa ngayon, masaya at malaki rin ang pasasalamat ni Yulo sa bagong coach na si Aldrin Castañeda at iba pang coach sa Team Yulo na makakasama niya sa Paris Olympics. Pangako rin niya sa mga kababayang Pilipino. Sure po ako na bibigay ko yung buong pagkatao ko sa darating po na Olympics ko. At dahil minsan ko lang makakaharap ang isang Olympian at world champion na gaya ni Carlos Yulo, nagtanong na ako kung paano ba ang mga ginagawa niyang stretching na kayang gawin ng mga hindi atleta at kahit anong edad. Yan, up lang po, ganyan. For the wrist, ano po?
Yeah, sa wrist po. Ano naman yung purpose nito for the partnership? Sa wrist po, and yung nerve po kasi sa kamay. And go like this po. Para ma-stretch po yung mga muscles dito po. And syempre yung joints po na i-stretch po siya. Sa aming pagtatapos, nag-iwan ng mensahe si Caloy sa kanyang ate Heidelin, ang 2020 Tokyo Olympics gold medalist para sa weightlifting matapos hindi umabot ang score para mag-qualify sa Paris Olympics. Bawi ka po namin sa Olympics. Babawi po tayo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatuto 24 oras. Sa mga naghahanap ng mapapasyalan ngayong weekend, pwedeng matuto ng kasaysayan kasabay ng pag-enjoy ng ilang pagkaing Pinoy sa Intramuros at Rizal Park. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, dito nga sa aking kinaroroonan sa Rizal Park, mabango at nakakagutom ang simoy ng hangin dahil panay pa rin po yung luto nila dito dahil may mga kababayan tayo na dumadaan dito para sa kanilang hapunan. Bago po ang food bazaar na ito na itinaon ang pagbubukas sa selebrasyon ng Filipino Food Month. Kare-kare. Kwek-kwek. Pakbet. Adobo. Ilan lang yan sa mga pagkaing Pinoy na pwede ngayon tikman sa mga makasaysayang Intramuros. Pinoy Food Month kasi ang Abril, kaya may pa-food bazaar ang Tourism Department. Bentang-benta naman ito sa German na si Martin Henry. So I tried the bloody pork, menudo, and abogo? Adobo. Adobo, yes, that's yes. Okay, so what do you think of Filipino food? I like it. Adventurous pala sa pagkain itong si Henry. Kaya, here, you should try this, sir. Chicken feet adobo. Mmm. How is it? Very tasty. Umaas ang mga nagtitinda dito na makakahanap sila ng mga bagong tagahanga ng pagkaing Pinoy. At least pag dauwi sa kanila, masasabi nila sa kanilang mga pamilya, sa kaibigan na ganito masarap ang mga Pinoy cuisine. Konting lakad lang at makakapasyal na sa Rizal Park na mahalagang saksi ng kasaysayan. Sa Noli Metangere Garden ito, hindi rin nagpahuli ang food bazaar ng grupong Kilometro Zero, samahan ng mga dating street vendor na madadagdagan pa ng mga pagkain mula sa iba't ibang rehiyon simula Lunes. Pag kasi ang pagkain Pilipino number one eh. Sabi ko nga hindi magtitipid ang Pilipino kahit mga mahal, di ba, pagdating sa pagkain. At saka ang yaman natin sa kultura ng pagkain. Mula sa pagiging street vendor, nag-training daw sa testa ang mga may pwesto rito. Malinis sa mga paninda, nakasuod pa sila ng hairnet, speedguard, apron at iba pa. Kaya proud si Ruth na sa kabila ng kanyang pakikipagbuno sa sakit na cancer ay hands-on sa pagbabantay sa kanilang pwesto. Ay, lagi po ako nandito, kaya pag tinawag ako nandito, chine-check ko sila alas 5 lang umaga kung kumpleto sila. Ang lagi ko sa kanilang sinasabi, ang ikamamatay ko hindi yung cancer ko, kundi yung wala silang hairnet, ma'am. Sa Rizal Park at Intramuros, natuto ka na ng kasaysayan. Nabusok pa ang iyong tiyan at may nakilala ka pang kahanga-hangang mga kababayan. Vicky, dito sa Rizal Park, ayon sa Department of Tourism, bukas sila no, mula Biyernes hanggang Linggo, mula po yan sa 7 a.m. hanggang 10 p.m. Pero maaari para madagdagan yung mga araw na yan, ha? At sa Intramuros naman po, nakabukas sila araw-araw mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, hindi na nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa yung low pressure area na namataan po kahapon. Nananatili pa rin yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at, sabi ng pag-asa, hindi na umaabot sa Mindanaoan Trough o yung extension nito. Easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang iiral at magdadala ng maalinsangang panahon ngayong weekend. Sa heat index forecast na pag-asa, posibleng umabot hanggang 42 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Masbate City at Dumangas, Iloilo. Mainit din sa Metro Manila dahil aabot yan sa 40 at 41 degrees Celsius. Pero kahit mainit, paghandaan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Mindanao ay uulanin bukas
Heavy to intense rain sa maraming lugar kaya maging handa sa bantalang baha o landslide. Posibleng maulit yan sa Linggo ng hapon pero bahagya namang mapabawasan ang mga lugar na uulanin. Sa Visayas, may chance rin ng ulan bukas sa Aklan at Leyte provinces. Posible rin ang ulan sa Central Visayas pagsapit ng Linggo. Sa mga Tagaluzon, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Mindoro provinces at Palawan. Magpapatuloy ang mainit na panahon sa Metro Manila pero magdala rin ang payong panangga sa init at posibleng thunderstorms sa hapon o gabi. Mariing itinanggi ng isang taekwondo black belter na ipinabugbog ng kanilang coach ang na-ospital niyang kasparing. Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, iginiit ng black belter na aksidente at hindi sadya ang nangyari sa sparring. Dagdag pa ng black belter, maingat ang laro niya sa sparring dahil sa iniindang injury. Matagal na rin daw ang yellow belter sa kanilang team at madalas din silang maipagpartner. Kaya ikinagulat daw niya ang mga akusasyong ibinatos nito. Dumepensa na rin ang ina ng black belter. Magsasampa raw ang kanilang kampo ng kaso laban sa mga nag-akusa na nira at naglabas ng litrato ng kanyang anak. Wala pong gano'n na sinabi si coach. Ano po, aksidente po talaga yung nangyari. Unexpected po talaga. Hindi ko po in-expect yun na gano'n po yung sasabihin niya. Kasi alam niya, kilala na po namin ng isa't isa talaga. Actually po, parang matagal na po siya sa team, varsity po. Nagulat po ako na sinasabi niya na bago lang po siya. At sabi niya po na binubugbog daw po siya lagi. Ang ina naman ng yellow belter, pinauubayan na lang daw sa mga otoridad at kinaukulan ang interpretasyon ng sparring video. Nanawagan ang Valenzuela City Hall sa Department of Health na imbestigahan ang umano'y illegal na palakad na ginagawa umano ng isang pribadong ospital sa naturang lungsod. Kaugnay ito ng reklamo ng kaanak ng ilang pasyente na di umano'y pinalalabas ng ospital hanggat hindi nakababayad ng bill. Bukod sa imbestigasyon, hiniling na raw ng City Hall sa Health Secretary ang pagsuspindi sa license to operate ng ospital. Ngayong araw, pinuntahan muli ng GMA Integrated News ang ACE Medical Center pero hindi pa rin sila nagbibigay o nagbigay ng pahayag. Samantala, feeling blessed si Tom Rodriguez sa sunod-sunod na trabahong nakalinya para sa kanya. At bonus pa ang trending niyang Versace on the Floor song cover na ginawa ng somewhat sadding parody ng netizens. Makichika kay Lars Santiago. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love your dress, but you won't need it anymore. Dahil sa di inaasahang pag-viral ng Versace on the Floor song cover na ginawan pa ng samut-saring cover ng ilang netizens. Let's just get so naked, baby. Pabirong sagot ni Tom Rodriguez sa mga nagsabing kaboses niya si Mickey Mouse. Ayun nga, no? Oo nga, no? Wala, paano mag-delete? Wala, paano i-only me? Ma! As Mickey Mouse, Tito Lar, isa na ako sa mga natuwa kasi hindi ko talaga in-expect. Ano lang yun, parang pinapractice ko lang yung falsetto kasi wala ako nun. So parang I'm exploring new vocal placements. Pero ang reaction video na yan ni Tom, nasundan pa ng di lang isa. Feel na feel niya. So okay naman. O dalawa. Teka, kaso naririnig ko yung cover eh. Kundi limang reaction video pa. Kaso guys, nakukulangan ako sa totoo lang pero nakukulangan siya. May point yung sinabi nila kaya I rode that wave nagkaroon ako ng interactions where I started reacting to that video then reacting to that reaction to that video. Parang na-enjoy ko rin siya kasi clever nung mga comments ng iba ay nakakatuwa. Ang kanyang My Husband's Lover co-star na si Dennis Trillo may nakakatawang version din. At sagot ng misis ni Dennis na si Jenny Lynn, dapat na bang ibahin ang password ng kanilang Wi-Fi?
Bukod sa pagiging active na ulit sa social media, wala na raw mahihiling pa si Tom sa kanyang pagbabalik sa local showbiz. Tatlong malalaking projects ang kanyang sabay-sabay na ginagawa, kasama na ang bagong pelikula niyang Huwag Mo Akong Iwan. Reunion project ito ni Tom at ng kapwa Kapuso star na si Rian Ramos. Kanina nakapag-usap kami na mas matagal kasi nakita kami nung nag-guest ako sa AOS, nag-hi hello lang, nangamusta lang ako and I had to leave na. Kaya kanina at least we had a chance to catch up. Yung parang pagka-komportable namin sa isa't isa, andun pa rin. Habang nagsushooting si Tom, hinaharap din niya ang pagbibida sa stage musical na Ibarra. Kasabay nito ang paghahanda ni Tom para sa bago niyang project sa GMA na ibang iba raw sa mga role na nagampanan niya sa mga nagdaan niyang serye. Never done action before and it's been a dream of mine. Kaya very very happy ako, excited kasi martial arts and boxing has been a passion of mine in the past. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Araliano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.